Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, December 13, 2021. Ako si Barbie Mulag at ito ang balitang A to Z. PSP at BDO, nangakong ibabalik ang nawalang pera ng mga kliyenteng na-hack ang bank account. Mas mahigpit na cybersecurity measure panawagan ng mga mambabatas. What's the truth? DFA Chief Teddy Luxin Jr. inakusahan si Health Secretary Francisco Duque III sa umano'y palpak na negosasyon para makuha ang milyong syringe deal sa US. Wala na bang atrasan? 7 ospital sa Iloilo kakalas na sa PhilHealth. Ilang miyembro nito disappointed na rin dahil sa unpaid claims ng mga pagamutan. Isang grupo pinahihinto ang nalalapit na halalan sa 2022. Habang COMELEC, tuloy lang ang trabaho at target tapusin ng finalist ng mga kandidato sa lalong madaling panahon. Sa ibayong balita, malaking bahagi ng Kentucky nagmistulang ghost town. Bilang ng mga nasawi sa sakuna, umakyat na sa higit 100. Miss India, tinanghal na Miss Universe 2021. At Miss Philippines Universe Beatriz Luigi Gomez, tagumpay na nakapasok sa top 5. Highlights ng naturang pageant, balikan! Magandang gabi, nangako ang BSP at BDO na babalik ang pera ng mga kliyente matapos mahack ang kanilang mga account. Nanawagan naman ang mga mambabatas na magkaroon ng mas mahigpit na cybersecurity measures para maiwasan ang mga insidente ng pagnanakaw. Nagbabalita si Micaela Ilaw. Problemado ngayon ang ilang bank account holder tulad ni Alias Ana matapos mawala ang kanyang higit 30,000 pesos na pera sa BDO noong Sabado. Nakiusap ito na huwag nang ilabas ang kanyang pangalan para sa seguridad ng kanyang account. Aniya, bigla na lang siyang nakatanggap ng notification na nag-transfer ang kanyang account ng pera sa isang Union Bank account holder na pangalan ay Mark Nagoyo. Hindi pa nagsisink in sa akin na may ganun nga, kung totoo ba yung transaction or what. Pero nung after talking to the customer service, at parang nabuhusan ako ng malamig na tubig, nang sinabi niya, oo ma'am, yung account niyo 2 o'clock, nagkaroon ng transaction ganito. Another loss na naman po ng money, diba, sa banko. So, it's parang this is the biggest na nakuha sa account ko. Nitong weekend, marami ang nagpost sa social media ng parehong problema. Sa parehong account din na pangalang Mark Nagoyo na punta ang hindi autorisadong money transfer ng mga account holder. Naglabas na ng pahayag ang BDO kahapon at sinabi na sinusuri na nila ang nangyaring illegal na transaksyon at nangako na ibabalik ang mga nawalang pera ng mga kliyente. Pwedeng i-report ang maanomaliang transaksyon o insidente sa reportfish@bdo.com.ph o mag-email sa callcenter@bdo.com.ph. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, minomonitor na nila ang mga reklamo sa social media. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa nasabing bangko kaugnay sa nangyari. Sabi naman ng tech editor na si Art Samaniego, hindi pa tiyak kung paano na-hack ang mga account ng mga kliyente pero aniya hindi ito phishing. Dagdag pa niya posibleng naipon sa account sa Union Bank ang pera at nang umabot sa 5 milyong piso ay ibinili ito agad ng Bitcoin o digital na pera. Payo ni Samaniego, Ang mga bank accounts kasi natin, yung mga online bank accounts natin, meron siya mga limit, di ba? Pwede ka mag-set ng limit. So pag kailangan mo ng pera, i-change mo yung limit doon sa kailangan mong pera. Pagkatapos, pag di mo na kailangan, ibalik mo sa zero yung limit na pwedeng transactions. Panawagan naman ang mga bank account holder. Siguro yung to strengthen their security. Kasi imagine this is very alarming. Number one bank ang BDO. And one of the big companies talaga dito sa Philippines. Dahil sa nangyari na is ipaimbestiga ng mga mambabata sa Kongreso ang insidente. Isinusulong na rin ni Senator Joel Villanueva na magkaroon sana ng mas mahigpit na cybersecurity measure para maiwasang maulit ang insidente. Para sa Balitang A to Z, Micaela Ilaw. Patuloy ang pagtatalo ni Health Secretary Francisco Duque III at DFA Chief Teddy Luxin Jr. Nag-ugat ang lahat sa tweet ni Luxin na pumalpak na naman umano ang Pinas sa negosyasyon para makakuha ng mga syringe. Narito ang report.
Health Secretary Francisco Duque III umalma sa alegasyong pumalpak ang Pilipinas sa negosasyon para makakuha ng espesyal na seringhilya para maiturok ang COVID-19 vaccines. December 11 kasi ay nag-tweet si Foreign Affairs Secretary Teddy Loxin Jr. na hindi na naman umano natuloy ang isang offer sa Pinas na makakuha ng 50 million syringe para sa COVID-19 dahil sa kapabayaan. Dagdag ni Loxin, hindi katanggap-tanggap umano ang offer ng Pinas na 4.7 cents kada syringe dahil 7 cents na ang pinakamababang pupwedeng presyo nito. Pero ayon kay Duque, kulang sa detalye ang akusasyon ni Loxin sa tinutukoy niya. Giit pa ng DOH chief, walang kapabayaang nangyari. And this person offered okay, to supply syringes to the Department of Health. However, when we gave him all the information how he can go about supplying said syringes, in the end, I have the documents to show that he said that the approved budget for the contract is the amount of 119,500,000 pesos is too low and they cannot participate if that is the approved budget for contract. Dagdag pa ni Duque. And I also do not understand the basis for that statement. Sabi niya, ito daw mababa yung approved budget. Samantala, bumili na kami for the 0.5 ml syringes at 2.38 pesos per piece. So what are they talking about? Why will I allow the DOH to agree to a higher approved budget contract? That is a violation of RA 9184 and a potential case of anti-graft can be filed if we allow ourselves to be influenced by suppliers. Welta pa ng kalihim, imbes na mag-tweet ay dapat kausapin na lang siya ni Loxin ng diretso bilang pareho naman silang nagtatrabaho sa administrasyon. Kasunod nito sa Twitter pa rin sumagot si Loxin at sinabing hindi naging profesional ang pag-handle sa naturang offer dahil ibinigay lang ito sa isang junior staff. Sa huli tiniyak naman ng DOH na may sapat na supply ng syringe sa bansa at hindi magkakaproblema sa vaccination drive. Dismayado ngayon ang mga benepisaryo ng PhilHealth dahil sa pagbabalak ng ilang private hospitals na kumalas ng tuluyan sa insurance company. Kasunod ito ng 7 ospital sa Iloilo na nagsabing kakalas na sa susunod na taon. Nagbabalita, Giselle Simon. Sa kabila ng pagbabanta ng private hospital na kakalas na sila sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth, ikinadismaya ngayon ng isang rider na si Peter Villamor ang hindi pagbayad ng PhilHealth sa mga ospital. Ayon sa kanya, malaking dagok ito dahil malaking tulong sana ang PhilHealth sa mga mamamayan na walang pera para makapag-ospital. Para sa akin, ang laki ng epekto kasi hindi lang sa akin, para sa lahat. Kasi para saan pa yung binabayad naming para saan yung contribution namin, di ba? Kung wala naman mapupuntahan, kung hindi rin naman kami tatanggapin sa iba't ibang hospital. Nananawagan naman ng rider na si Peter na sana bayaran na ng PhilHealth ang kanilang utang para sana tuloy-tuloy ang kanilang benepisyo sakaling mangailangan sila ng tulong medical. Sa ngayon, palaisipan pa rin sa mga mamamayan kung paano na sila makakapagbayad kung mawawala ang kanilang benepisyo sa health insurance. Sa kabila ng balita, kakalas na sa susunod na taon ang 7 ospital sa Iloilo dahil sa hindi pa rin nababayang claims noong nakaraang taon. Ito ay ang mga sumusunod: Iloilo Doctors Hospital, Iloilo Mission Hospital, Medicus Medical Center, Metro Iloilo Hospital and Medical Center Incorporated, St. Paul's Hospital of Iloilo, The Medical City Iloilo, QualiMed Hospital Iloilo. I think definite na yung kanilang decision na yun not to renew their accreditation with PhilHealth starting January 1, 2022. Ayon sa 7 ospital, nasa 20% ng utang lang ang nabayaran ng PhilHealth noong October 8. Nasa 545 million pa ang utang ng PhilHealth sa nasabing mga ospital.
Tiniyak naman ito na patuloy silang magbibigay serbisyo sa mga miyembro ng PhilHealth pero hindi na ibabawas ang benepisyo nito sa ahensya. Tangi mga miyembro na lamang ng mismong magsusumitin ng aplikasyon para sa kanilang reimbursement. Sinabi naman ni Private Hospital Association of the Philippines President Dr. Jose Rene de Grano na hindi na nila mapipigilan o madadaan pa sa pakiusap na kumalas na tuluyan sa PhilHealth. Dagdag pa ni Grano na mayroong malalaking hospital sa Metro Manila ang nakatakdang mag-anunsyo ngayong buwan dahil hindi na sila magre-renew ng PhilHealth. Mahihirapan din umano ang PhilHealth dahil halos nasa 60% ang bed capacity ay mula sa private hospital. Mahihirapan din sila kapag implement niyan because around 60% of the total bed ng ating healthcare system are private. Sa ngayon, nabayaran na ng PhilHealth ang higit 165 bilyong piso sa iba't ibang hospital mula January 2020. Samantala, matatandang nanghingi ng extended deadline ang ahensya hanggang Disyembre para mabayaran ang lahat ng unpaid claims. Para sa Balitang A to Z, Giselle Simon. Dismayado rin ang ilang mga magulang matapos malamang expired na pala ang Pfizer vaccine na ituturok sana sa mga menor de edad ngayong araw sa Manuel A. Rojas High School sa Paco, Maynila. November 2021 ang naka-imprenta sa vial ng Pfizer vaccines. Pero sa inilabas na pahayag ng pamahalaan, may 3 buwang palugit ang expiry date ng Pfizer vaccines. Ibig sabihin, may extended expiry date ang mga bakuna na ituturok sana. Pero may ilang mga magulang na hindi pa rin kumbinsido sa naturang pahayag. Ayon naman sa namamahala sa vaccination sites, nasa magulang pa rin ang huling desisyon kung pababakunahan nila ang kanilang mga anak o maghihintay na lamang ng bagong supply ng Pfizer vaccine. So, siyempre usage ng gamot is hanggang November daw. Pero, sabi niya, as for DOH, is kaya pa rin hanggang February. Pero sabi ko nga kasi, siyempre gamot yan. Kaya nga nabigyan ng expiration din yung gumawa niyan. Ibig sabihin, expired is expired. Diba? But paano masasabi na pwede pang gamitin ng 3 more months, 'di ba? Parang gara naman. So syempre, 'di ba? Medyo risky din. So syempre, ako kahit kung ano, si maghahanap lang ako ng ano ng iba na hindi expired, 'di ba? Panibagong utang ng Pinas pambili ng bakuna, aprobado na. Nagkakahalagang $250 million ang ipapautang ng Asian Development Bank sa gobyerno ng Pilipinas para sa pagbili ng karagdagang supply ng bakuna kontra COVID. Ayon sa ADB, nakalaan ito para sa 40 million doses ng bakuna para sa mga bata at booster shots din para sa mga matanda. Target ng gobyernong maturukan ang nasa 7 million na Pinoy sa Round 2 ng Bayanihan Bakunahan Drive sa December 15 hanggang 17 para maabot ang 54 million na target bago matapos ang taon. Extension ng 2021 budget hanggang sa December 2022. Pasado na sa Senado. Sa botong 22-0, inaprubahan ng mga senador ang House Bill 10373 na una nang ipinasa ng mababang kapulungan noong isang buwan. Ibig sabihin, imbis na ibalik ang mga hindi nagamit na pondo sa National Treasury, layunin ng panukalang batas na ma-disburse pa sa mga beneficiaries ang 2021 budget. Ayon kay Senate Finance Committee Chair Sonny Angara, malaking bagay ito para masiguro ang recovery ng bansa, lalo na sa harap pa rin ng banta ng COVID-19 at mga bagong variant tulad ng Omicron. Samantala, kumpiyansa naman ang mataas sa kapulungan na mararatipika ang bicameral conference committee report ukol sa 5 trillion peso national budget para sa 2022 bago magsimula ang Christmas break. Target na matapos ng COMELEC ang final list ng mga kakandidato sa Miyerkules. Samantala, naghahanda na ang PNP para sa susunod na eleksyon. Nagbabalita, Micaela Ilaw. Kumpiyansa ang Commission on Elections o COMELEC na matatapos nila ang final list ng mga kandidato ngayong Disyembre. Target ng ahensya na ma-resolve ang mga petisyon na inihain laban sa mga presidential aspirant sa December 15. There is an effort to resolve these cases expeditiously. I wouldn't go so far as to say that December 15 is a hard deadline, but that is the expectation that we've set for ourselves. So yes, they are really working to meet it. In fact, we expect that we will in fact meet it. Sa ngayon, 9 na petisyon ang nakabinbin laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos. Kasama na dito ang petition for cancellation ng kanyang certificate of candidacy, disqualification at petisyon na ideklaraan niya siyang nuisance candidate.
Paliwanag ni Jimenez, sakaling manalo si Marcos sa eleksyon at natuloy ang pag-cancel ng kanyang COC, ang ikalawang may pinakamataas na boto ang tatanggap ng posisyon sa pagkapangulo. Bilang paghahanda naman, nag-umpisa na ang mobilization plan ng PNP para sa elections 2022. Ayon kay PNP Chief Jonardo Carlos, may 30 posibleng election hotspots sila na tinitignan. So 30 plus? So 30 plus all over the country. Most concerned is in the ARMM, the bar. Yun lang. The rest, ano yan eh. If we look at the single digit areas para madaling tutukan dahil we have a special focus para hindi siya maging really a concern. Pinag-aaralan na rin nila ang deployment plan para sa eleksyon. Samantala, isang grupo naman ng mga abogado at mamamayan ang naghain ng petisyon na ipagpaliban muna ang 2022 election at gawin na lang ito sa taong 2023. Ayon sa grupo, layon lang nila ang kaligtasan ng mamamayan sa gitna ng pandemya at banta ng Omicron variant. At may pagpatuloy muna ng Pangulo ang nasimulan na proyekto. Ipinadala na nila sa Kongreso ang petisyon. Para sa Balitang A to Z, Micaela Ilaw. Vice President Lenny Robredo nakipagpulong sa mga IT at call center agents. Team BBM at Sara naman nagpasalamat sa mga kabataan sa kanilang caravan. Yan at iba pa sa balita ni JP Palileo. Nagtungo si VP Lenny Robredo sa Cebu City kasama si Mayor Tommy Osmeña at nakipag-usap ito sa mga IT at call center agents para sa petisyon sa COMELEC na magkaroon ng kasama si Mayor Tommy Osmeña at nakipag-usap ito sa mga IT at call center agents para sa petisyon sa COMELEC na magkaroon ng special polling precincts ang Business Process Outsourcing o BPO kasama rin sa napag-usapan ang mga skills training ng mga ito. Kasama rin dito ang kanyang programa sa pag-alis sa korupsyon at marami pang iba. Nag-abot rin ito ng pasasalamat sa kakampink symbols sa pamamagitan ng pink paroles, pink Christmas trees at pink ribbons sa paligid ng mga bahay. Ibinida naman ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos at tandem nitong si Sara Duterte ang naging partisipasyon ng kabataan sa tagumpay nilang pagbisita sa bawat sulok ng Pilipinas. Painit naman ng painit ang pagtanggap sa aming unit team sa bawat lugar na aming pinupuntahan. Tinulungan naman ni Manila Mayor Isko Moreno ang Muslim community sa pagbibigay ng mga ambulansya sa Manila Muslim Affairs at Manila Islamic Cemetery. Nagbigay din ito ng mga allowance sa mga estudyante ng kolehiyo at grade school. Nagsanib puwersa naman ang tinaguriang Macho Block ni Ping Lacson kasama si Tito Soto, Guillermo Ilazar, Dr. Amenguita Padilla at Monsur Del Rosario na ang layon ay labanan ng korupsyon, planong healthcare kasama ang mga magsasaka at maging usapin sa droga. Na talagang lumalaban kami sa korupsyon lalo na yung paggamit ng national budget. Matapang naman ang sigaw ni Cal Yodi na berdugo, diktador at mabagsik na lider si Pangulong Duterte at dapat itong mapatalsik sa Malacanang. Gayon din si Bongbong Marcos na hindi daw dapat makaupo sa palasyo. Aniya, dapat mabura ang dalawa sa kasaysayan ng lipunan. Inilatag naman ito ang 10 dahilan kung bakit siya ang dapat maging susunod na Pangulo. Para sa Balitang A to Z, JP Palileo. Ilang mga nagpunta sa Divisoria, pinili pa rin bumili ng paputok at pailaw para sa anilay mas masayang pagsalubong sa nalalapit na bagong taon. Sa mga ayaw naman ng paputok, may mabibiling pa pampaingay kagaya ng turotot. Pero ang health department may panawagan hinggil dito. Nagbabalita, Ace Cruz. Todo ang ginagawang pag-iingat ng mga nagbebenta ng paputok sa Divisoria sa Maynila. Kwenta naman ito, kahit naman hindi pwedeng ang testing sa kanilang lugar, ay mas mabuti ng sigurado. Bukod sa paglalatag ng ilang safety precautions, sinisiguro nila na hindi sila magbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok gaya ng Watusi, Super Lolo, Sinturin ni Judas at ang lagi nakakadisgrasya sa mga kabataan na Piccolo. Kaya gitna ng paputok vendors, tanging mga legal na paputok lamang o pailaw ang kanilang binibenta. Puro mga kol lang, yung mga ganyan, fireworks, fountain, ganun lang. Pambata. Kailangan may handang tubig, nakatabi mo. Isa sa suki na mapaputok dito ay si Joel Rakino na taon-taon kong bumili pati na ngayong nasa gitna ng pandemya. Paraan niya ito para kahit papano malibang ang kanyang mga anak. Oo, para kasayahan pati ng mga bata pag nakakakita ng mga gantong pailaw sa Pasko, di ba?
Sa mga gustong pumunta ng Divisoria para bumili ng paputok o kay pailaw, tip na mga natitinda na kung sa bata lamang ay pwede na ang lusis na may iba't ibang klase na 35 pesos ang presyo hanggang 120 pesos kada bundle depende sa klase nito. May pop-up din na 480 pesos ang isang pack. Kung sa mismong pagsalubong naman ng bagong taon, swak ang isang fountain na binibenta mula 170 pesos at aerial fireworks naman na mula 800 pesos hanggang 1,900 pesos. Sa Parting ng Trade and Industry Department, mas palalakasin nila ang pagsuyod sa mga manufacturers kung ang mga ito ba'y may kaukulang dokumento at ligtas sa mga ginagawang paputok. Sa mga ayaw naman bumili ng paputok, may turotot na mula 10 pesos hanggang 60 pesos ang halaga depende sa klase nito. Pero kung Health Department natatanungin, gaya noong 2020 hanggat maaari, hindi nila pinapayo paggamit ng turotot sa pagsalubong ng bagong taon. Ayon kay Health Usec Maria Rosario Vergere, pwede kasing maging sanhi ng pagkalat ng virus ang paggamit ng mga ito sa tuwing hinihipan ng turotot. Kaya't panawagan ang ahensya gumamit na lamang ng alternatibong pampaingay na makatutuwang sa pagsalubong ng ligtas na bagong taon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Susunod, the Filipino Flash Nonito Denaire, tagumpay na nadepensahan ng kanyang World Boxing Council bantamweight belt. At sa iba yung balita, malaking bahagi ng Kentucky nagmisulang ghost town. Yan at marami pang mahalagang ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Lumakas pa ang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA. Ito ay nasa layong 1,630 kilometers ng silangan ng Mindanao na may international name na Tropical Storm Rai. Taglay nito ang lakas ng hangin na 65 kph na may pagbugso namang 80 kph. Kumikilos ito sa bilis na 20 kilometers per hour sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran. Inaasahang papasok ito ng PAR bukas ng gabi at papangalanan ng local name na Odette. Umabot lang ng higit 300 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19. Nasa 11,000 o 0.4% na lang ang natitirang aktibong impeksyon, habang nadagdagan naman ng 61 ang nasawi. Gayunpaman, tumaas din ang bilang ng mga gumaling ng higit 500. Sa ngayon ay iba yung pag-iingat pa rin ang payo ng DOH bilang pag-iwas na rin sa Omicron variant, bagamat wala pa rin kumpirmadong kaso nito sa bansa. Umaasa ang Food and Drug Administration na madesisyonan na ang aplikasyon ng Pfizer para sa EUA ng bakuna ng mga bata bago matapos ang taon. Nagbabalita, Billy Torres. Nagsumite na ng aplikasyon ng pharmaceutical company na Pfizer para sa emergency use authorization ng kanilang bakuna para sa edad 5 hanggang 11 nitong December 8. Ayon kay Food and Drug Administration Director General Eric Domingo, nasa 90.7% ang efficacy rate nito sa nasabing age group base naman sa datos ng Pfizer. It's a different formulation, iba po yung concentration per ml na gagawin dun sa mga pambata at iba rin po yung amount na i-inject sa mga batang maliliit. Pareho sa mga bansang nauna na sa paggamit nito, magiging 2 doses din ang pagtuturok nito sa kanilang aplikasyon sa bansa na mayroong pagitan na 3 hanggang 4 na linggo. Tignan po ng ating vaccine experts at sila po yung magsasabi sa atin kung ano yung magiging schedule. Pero tama yung sa Kraki, no, for all intents and purposes, I think it would be a 2-dose schedule. Pagdating sa safety ng bakuna para sa mga bata, tiniyak ng FDA na binubusisi nila ito bago pa man payagan. So far, yung clinical trial data, wala naman pong nakikita na very unusual or tinatawag nating signals of very severe na mga adverse events. Kundi karamihan na nakita rin sa mga trials ay mga mild, no? Katulad din po ng naramdaman sa ibang mga bakuna na ibinibigay sa mga bata. Target din ng Department of Health na maproteksyonan laban sa COVID-19 ang higit 3 milyong bata sakaling may maaprubahan ng EUA ng bakuna para sa mga ito. Samantala, naghihintay pa ng karagdagang detalya ng clinical trial ang vaccine experts, singil naman sa aplikasyon ng Sinovac para sa pediatric use ng kanilang bakuna para sa edad 3 hanggang 17. So at this time, hindi pa po approved ang paggamit ng Sinovac sa mga children 17 years and below. Pero pag naman po nakapag-submit sila ng kanilang updated data, ito naman po ay riribisahin ulit ng ating mga experts para makita kung maaari na po siyang payagan. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres.
Na-depensahan ni Nonito Donaire ang kanyang World Boxing Council Bantamweight belt laban sa kapwa Pinoy na si Raymart Gabalio. Naganapan na turang laban sa Dignity Health Sports Park, California nitong Sabado, December 11. 16 na segundo bago matapos ang fourth round, nagbigay ng matinding body shot ang 39-year-old Pinoy champ upang paluhurin si Gabalio at hindi na ito makatayo ng maayos. Ang knockout win ay ang kanyang unang depensa sa WBC belt nito matapos matalo si Nordin Ubali nitong Mayo. Siya ay umangat sa record na 41 wins, 6 loss na may 28 knockouts. Inaasahan na ang susunod na laban ni Donaire ay ang rematch niya laban kay World Boxing Association at International Boxing Federation champion na Oya Inoue na tumalo sa kanya noong 2019. Tila naging ghost town ng malaking bahagi ng Kentucky matapos itong daanan ng buhawi. Patuloy rin ang pagtatala ng mga nasawi dahil sa naturang sakuna. Nagbabalik si Billy Torres. Nagmistulang bangungot para sa mga residente sa Estados Unidos ang dumang buhawi na sumalanta at kumitil ng maraming buhay. On the deadly and devastating tornadoes that have moved across several states in central United States, including touching down across 227 miles of Kentucky alone. This is likely to be one of the largest tornado outbreaks in our history. Sira-sirang mga gusali, linya ng kuryente at higit 1,000 tahanan ang iniwan ng nasabing sakuna. Mayroon ng 80 katao na nasawi habang pinangangambahan din ang posibilidad na lalagpas pa sa higit 100 ng datos nito. Patuloy naman ang ginagawang paghahanap sa iba pang nakaligtas. I want folks in all these states to know, we're going to get through this. We're going to get through this together, and the federal government is not going to walk away. This is one of those times when we aren't Democrats or Republicans. Sounds like hyperbole, but it's real. We're all Americans. We stand together as United States of America. Tiniyak din ni U.S. President Joe Biden na gagawin nilang lahat para matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. 4 na katao ang nasawi, habang 5 pang nawawala sa insidente ng pagsabog sa 4 na palapag na apartment building sa Italy. Gas leak ang inisyal na nakikitang dahilan nito, habang patuloy pa rin ang investigasyon. Inilikas naman ang 50 individual na apektado rin ng insidente. Para sa Balitang A2Z, Billy Torres. India, nasungkit ang Miss Universe crown. Yan at iba pang highlights ng pageant, susunod na. Huwag bibitiw, manatiling nakatutok sa Balitang H2Z. Matapos ang mahigit 2 dekada, nasungkit ng bansang India ang korona ng Miss Universe. Pambato natin si Beatriz Luigi Gomez pasok sa top 5. Balikan natin ang ilang highlights ng Miss Universe 2021 sa Showbiz Balita ni Damiel Cas. And the new Miss Universe is India! Kinoronahang Miss Universe 2021 si Harna Sandhu ng India. Angat ang 21-year-old beauty queen sa 80 kandidatang naglaban-laban para sa Miss Universe crown na ginanap sa Eilat, Israel, Lunes ng umaga dito sa Pilipinas. Opening number pa lang, damang-dama na ang init ng kompetisyon. Pasok sa top 16, si France, Colombia, Singapore, Panama, Puerto Rico, The Bahamas, Japan, Great Britain, USA, India, Vietnam, Aruba, Paraguay, Venezuela, South Africa. At tuluyan ang di napigilan ng mga Pinoy nang tinawag ang Philippines. We're in Israel. This is Israel. Hey! Pinainit ng semifinalist ang Miss Universe Dome sa swimsuit round. Sa evening gown, suot ni Beatriz ang gold couture gown na likha ng Pinoy fashion designer Francis Libiran. Umabante sa top 10 sina Puerto Rico, USA, France, The Bahamas at Aruba pero bigong makapasok sa top 5. Sa Q&A round, napunta kay Beatriz ang tanong na may kinalaman sa Universal Vaccine Passport. I believe that public health is everyone's responsibility and to mandate
vaccine inoculation is necessary. Mandating a vaccine passport would help us in regulating and the rollout of vaccine and mitigate the situation of the pandemic today, then I would agree on mandating the necessary passport of vaccination. Thank you. Sa puntong ito, tuluyan ang nagpaalam sa kompetisyon ang pambato nating si Beatrice kasama si Miss Colombia. Pasok sa top 3 si South Africa, India at Paraguay na sumalang sa final Q&A round. Sa tanong na kung ano ang ibibigay mong advice sa isang kabataan na dumadaan sa pressure sa kasalukuyan, umangat ang naging sagot ni Harnas. Well, I think the biggest pressure the youth of today is facing is to believe in themselves. To know that you are unique and that what makes you beautiful. Stop comparing yourselves with others and let's talk about more important things that's happening worldwide. I think this is what you need to understand. Come out, speak for yourself because you are the leader of your life. You are the voice of your own. I believed in myself and that's why I'm standing here today. Thank you. Sa final walk ng top 3, inawit ang Hallelujah sa tatlong magkakaibang wika, English, Hebrew at Arabic. Sa huli, tinanghal na second runner-up si Lalela Suane ng South Africa at first runner-up si Nadia Ferreira ng Paraguay. Si Harnas ay advocate ng women's empowerment, partikular ang usapin tungkol sa constitutional rights to education, careers at freedom of choice. Siya ang ikatlong Miss Universe winner mula sa bansang India. Para sa balitang A to Z, Damiel Kaasi. Sanay ka ba ang kinukumusta? Sa pagkakataong ito, bakit hindi naman ikaw ang gumawa ng first move? Naka-face mask man ang lahat sa atin dahil sa pandemya, panigurado ang alisin niya yan para masulyapan mo lang ang matamis niyang ngiti. May 12 na tulog pa po bago ang Pasko, kaya mag-isip na ng kakaibang strategy para tagumpay na magawa yan. Ang ating quote of the day ay mula sa isang newspaper columnist at kinilala bilang godfather of the contemporary newspaper column na si Franklin P. Adams. Ayon kay Adams, ang kaguluhan ay lumilikha ng buhay habang ang kaayusan naman ay nagbubunga ng tagumpay. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang HSC. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, magkialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.